Namatayan na ba kayo? Namatayan na ba kayo ng mahal sa buhay? Patay na ang aking mga magulang, nanay at tatay. Pero kasama ng nanay at tatay, si Cardinal Sin. Silang tatlo na malapit sa aking puso ay namatay dahil sa sakit. At namatay na medyo matanda na rin. Pero hindi lahat ng namamatay ay dahil sa sakit. Minsan sa aksidente, mas masakit dalhin. Minsan namamatay dahil nagpakamatay. Dagdag sa sakit ay yung guilt sa ating sarili. Meron mga namamatay din ng pinapatay ng kapwa-tao. At meron din mga namamatay na pinatay ng kapwa-tao dahil akala ay kaaway sila. Itong mga nakaraang taon, kinamit natin ang kamatayan bilang solusyon sa problema, ang problema ng drug addiction. Pero ang kamatayan ay hindi solusyon. Ang kamatayan ay problema natin. Sa katunayan, si Jesus ay dumating sa atin na buhay at namatay upang hindi na tayo mamatay, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong kapatid, ang ating kultura ay gumagamit sa kamatayan bilang solusyon sa problema. Para sa mga nag-iisip magpakamatay, ang kamatayan ay hindi solusyon. At para sa mga nabibigatan, sa mga sabi ay patapon, salot ng lipunan, ang pagpatay sa kanila ay hindi solusyon. Sa pagpili po ninyo ng leader na mamumuno sa atin, pakisiguro lang na hindi sila mamamatay tao. Pakisiguro lang na yung kanilang nasa kaliwa at nasa kanan ay hindi mamamatay tao. Pakisiguro po na ang kanilang mga kaibigan ay hindi mamamatay tao. Pwede man tayo makipagkaibigan sa mga mamamatay tao, pero kailangan natin silang sabihang itigil ang kanilang ginagawa. Pero yung mamamatay tao ay tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa, nasa kaliwa at sa kanan ng pinuno na nag-a-apply sa atin. Pag-isip-isip po tayo, sapagkat yung mga kaibigan ng mga mamamatay tao, balang araw, papatay sa atin. Labanan natin ang kultura ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpili sa buhay, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay I am life. I am the way, I am the truth, I am the life. At sino mang naniniwala sa kapangyarihan ng kamatayan upang solusyonan ang problema ay hindi galing sa Diyos at hindi pagpapalain ng Diyos. Mag-isip-isip.